Naranasan mo na ba na makapirate ang isang video mo dahil sa pagsali mo ng audio o music sa isang vlog mo o sa isang video mo? Ano ba ang dapat nating gawin upang maiwasan ang copyright? Kung gusto niyo yung malaman, do please watch this. Hi! Ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo. At ngayong araw ay magbibigay na naman na po ako ng panibagong content na makakatulong sa iyo at sa YouTube channel mo. By the way, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, i-like mo ang video na to, mag-comment ka kung may natutunan ka sa video na ito, i-subscribe mo ako at i-bell button mo na para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Ngayong araw, hayaan nyo ako na ipaintindi sa inyo at magbigay ako ng kalaman sa inyo tungkol sa copyright. Okay, handa na ba kayo? Kasi ako handang-handa na ibigay sa inyo ang dapat ninyong malaman. Ano ba ang copyright? Ang copyright ay isang legal means of protecting an author's work. It is a type of intellectual property that provides exclusive publication, distribution, and usage rights for the author. So ayun, hindi natin pwedeng gamitin na gamitin lang ng gamitin, because kapag kasi ginamit mo yan, may mga mangyari. Oo. So una, explain ko sa inyo, huwag kang gumamit ng kanta na sikat. Dahil kapag sikat yung kanta na yan, na naka-license na yan sa YouTube. At kapag gamitin mo yan, madedetect na yan YouTube at ma-copyright. So, kung hindi naman importante na gamitin ang audio or music na yan, so wag mo na lang gamitin sa video mo para hindi siya ma-copyright. Dahil alam niyo ba na nakakaba kapag may copyright ka, kasi makaka-apekto ito sa YouTube channel mo. Dahil yung iba, hindi sila ma-monetize dahil puro copyrights ang mga in-upload nila. At sa pag-review ng videos mo, makita nila at malalaman nila at madedetect nila ang mga videos mo na may ginamit kang mga sikat na kanta, music, or audio sa video mo. Kaya sa pag-review, hindi siya ma-approve. Kaya yung iba, ineligible, limited. Para okay ang video mo, just make a unique video, at kung hindi siya importante na lagyan ng mga audio or music, huwag mo nilang lagyan. Okay po ba? So pangalawa, tanggalin mo ang audio or mga example, nasa gala ka, like nasa club ka or nasa wedding ka, and gusto mong mag-vlog. At doon may mga tugtog or mga music na piniplay. At sa pag-vlog mo, para nakuha yon. So, anong dapat mong gawin? Tanggalin mo yon ang part na may kanta. Dahil napakatalino ni YouTube. Dahil si YouTube ay may AI or artificial intelligence na kahit konti lang niyang nasali sa video mo na may audio na nakalicense sa kanila, talagang madidetect yan ni YouTube, at saka magsisend niya ng email sa iyo at sabihin na na-copyright ka. So itanggalin mo yan, i-mute mo yung ano mo, yung video na may sounds or music na sikat. Okay? So pangatlo is pwede ka naman gumamit ng mga music or backgrounds, kasi bongga nga naman if mayroong backgrounds, mayroong audio, 'di ba? Napakabongga dahil nakabigay siya ng mga aliw or nabibigyang buhay ang iyong video sa mga effects na ginagamit mo, like audio or music.
So, ang gagawin mo, magsi-search ka sa YouTube. Dahil marami naman sa YouTube na mga hindi ma-copyright na mga audio or music. So, magsi-search ka lang ng CPR free or copyright free na mga of audio or music na gusto mong i-download ay sali sa video mo, or royalty free na music na i-download mo. So nakadepende yan sa iyo kung paano mo kung ano ang kanta na gusto mong piliin para sa vlog mo. Okay? So how do I maintain my video na walang copyright? Kasi as of now, ayaw ko talagang may copyright ang video ko kasi nakakakaba talaga. Like when YouTube emailed me about copyrights, talagang dinidelete ko agad yung mga copyrights na yun dahil ayaw kong ma-affected ang aking YouTube channel dahil pinaghirapan ko ang YouTube channel na to, at saka I will do my best to care of my YouTube channel para hindi ako mag-suffer at the end. Okay, so advice ko lang, if you don't need to use audio na sikat and gusto mo lang yung isali dahil sikat siya, think na lang kung pwede ba yan isali sa ano mo, yung alamin mo ang importance ng audio na gamitin mo before ka mag-edit and isali mo yan sa ano, sa vlog mo. Okay, so ito ang tricks kung paano gawin na hindi ka ma-CPR. Kasi ganito, kapag kasi na-upload na yung video mo, yung mga viewers mo, mapuntahan nila yung video mo at matingnan nila, nang sa gayon, malaman nila nga, nakapag-upload ka na ng video, pero once you delete it, and binalikan nila, so parang nasabi nila, ba't nawala, anong problema? So magtatanong sila, okay? So para iwas ganun, para iwas na questions. So ang gagawin mo ganito. Ito ang tricks. So mag-upload ka ng video na naka-private. Dahil kapag na-upload ang video na 'yan at na-private mo, ang mangyayari is kapag may copyright man, mag-i-email si YouTube sa sa Gmail mo na yung video na yon is copyright, and hindi man notify ng mga viewers mo ang copyrights mo dahil naka-private siya. Kapag kasi hindi naka-private at na-upload na, so yun ang mangyayari, magtataka sila ba't mo na delete at hindi na alam na may copyrights pala. So para iwas ang mga ganung katanungan, so better to upload your video in private. And para makapag-re-edit ka after sa pag-email at tanggalin mo yung mga naka-cost ng copyright. And alam mo ba na very tiring kapag may copyright kasi natapos mo na mag-edit at saka mag-re-edit ka na naman, mag-upload ka na naman. It takes a lot of time. So parang grabe siya ka-time consuming, di ba? So suggest ko lang, kung hindi importante na ilagay ang audio or music na yan, huwag niyo nang ilagay. Or kung mag-upload kayo, i-upload mo in private para kung may copyright man, manonotify at madidelete mo agad at mare-edit mo agad at matanggal mo yung mga copyrights. Okay? Dahil tayong mga tao kasi, ganito ang insights. Ang mangyayari kapag may sikat na kanta, gusto natin na isasali, or sa sobrang gusto natin ng kanta, lahat gagawin natin para lang malagay ba yung kagustuhan natin. Like yung una, gusto ko talaga yung nangyari sa akin, na-copyright ako. Hindi ako exempted dyan sa copyrights na yan. Yung unang ano ko pa lang, wala pa akong idea sa copyrights. Ang nangyari, may 8 akong copyrights. And may nag-advise sa akin na i-delete ko yung mga videos na copyrights kasi sa pag-review baka ma-demonetize ako or hindi ma-approve yung mga videos YouTube channel ko. Kasi nung
hindi pa ako monetize, doon ko pa nalaman na marami pala akong copyrights. When someone chatted me na kailangan ko daw i-check ang aking mga videos if it is copyrighted or ano ba, ay yung mga ganun, talagang nag-advise siya sa akin. So, finalo ko naman dahil I know he is very well experienced sa ganitong bagay. So, susundin ko kung anong dapat kong sundin. So, ngayon na nalalaman nyo na yung mga dapat nyong gawin, eh, ano niya, try to avoid things that is can cause you trouble, okay? Like sa paglagay ng mga audio or mga music, okay? So I would like to thank those people na naturo sa akin kung paano ba alagaan ang YouTube channel, kasi napaka halaga kasi sa akin na ma-care ko ang YouTube channel ko, dahil I want to inspire people pa. I want to give them knowledge about everything that I have, and I want to pursue my dream na magiging vlogger, na magiging content creator, at magiging mapagbigay kung ano man ako. Dahil even though many people would say that you are not deserving, parang hindi ka para dito sa YouTube dahil you don't have any potential, but I do believe na isa ako sa mga dapat na nandito sa YouTube, because YouTube doesn't define beauty, and also they don't know my capacity and my abilities in sharing thoughts about everything. So kaya hayaan nyo ako na huwag nyo lang tingnan kung anong ang flaws ko, yung mga bagay na hindi nyo gusto. Ang focus nyo lang yung content na ibinigay ko. Para sa gayon, hindi kayo masestress mag-look sa mukha ko ganito na hindi naman daw katanggap-tanggap. Pero I do believe na I have the potential and skills and knowledge in sharing and educating you. So, yun lang guys. And I hope you've learned something from this. And salamat sa pag-support palagi sa YouTube channel ko. And God bless more. This is me, Ruel Mesotanyo, and please subscribe and mag-comment ka if may na-learn ka sa video na ito. God bless!